isang pagbati ng pagpapala, mga kapanalig. Ako po si Sister Amelin Paglinawan ng Daughters of St. Paul. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Hudyat ng pagsisimula ng mga mahal na araw. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga biyayang espiritual na ipinagkaloob niya sa atin sa buong panahon ng Kwaresma. Maririnig natin sa mabuting balita ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pakinggan natin ang kabuuan nito sa mabuting balita ngayon. Umuna si Jesus sa mga alagad pa Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at sa Betania, sa tabi ng bundok ng mga olibo, sinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa katapat na nayon. Pagpasok niyo roon, may makikita kayong nakataling asno na di pa nasasakyan ninuman. Kalagan ninyo at dalhin sa akin. Kung may magtanong sa inyo kung bakit niyo yon kinalagan, sabihin ninyong, kailangan ito ng Panginoon. Lumakad nga ang mga pinapunta at nakita nila ang lahat ayon sa sinabi sa kanila. Nang kinalagan na nila ang asno, tinanong sila ng mga may-ari. Bakit ninyo kinalagan ang asno? Kailangan ito ng Panginoon. Dinala nila ito kay Jesus at sinapinan ito ng kanyang balabal at saka pinasakay si Jesus. Sa kanyang paglakad, inilatag naman ng mga tao sa daan ang kanilang mga balabal. Nang palusong na siya mula sa bundok ng olibo, labis na nagalak ang kanyang mga alagad at nagsimulang magpuri sa pag-aalala sa lahat ng himalang kanilang nakita at kanilang sinabi. Pinagpala ang dumarating na hari sa ngalan ng Panginoon! Kapayapaan sa langit at kawalhati sa kaitasan! Sinabi kay Jesus ng ilang pariseyo, Guro, pagsabihan mo ang iyong mga alagad. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi sila iimik, mga bato ang siyang sisigaw. Kakaiba ang pagdiriwang natin ngayong araw. Magsisimula ito sa pagbabasbas ng mga palaspas sa labas ng simbahan. Gugunitain ang masaya at maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nakasakay siya sa isang asno, isang hamak na hayop na karaniwang ginagamit panghila sa mga kagamitan. Nagputol ng mga sanga at dahon ng halaman ang madla at inilatag ang kanilang balabal para daanan ni Jesus. Istulan siyang hari, ngunit kakaiba ang ipinakita niyang pagiging hari. Noong nangangaral pa lamang siya, mahigpit ang kanyang bilin sa kanyang mga apostol at maging sa madla na huwag ikalat ang tungkol sa ginawa niyang manghimala. Sa Kapernaum, gusto ng mga taga roon na iluklok siya bilang hari, ngunit kaagad siyang umalis at lumayo. Ngunit sa simula ng mga mahal na araw, hinayaan ni Jesus na magbuni ang mga tao. Sabi nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ng Diyos. Sa loob ng simbahan, gugunitain sa mga pagbasa ang propesiya ni Isayas tungkol sa lingkod ng Panginoon. Mausay itong magsalita at nagdulot ng ginhawa sa mga nabibigatan sa buhay. Ngunit may mga taong sinaktan siya. Binunot ang kanyang mga balbas, dinuraan. Ngunit hindi natinag ang lingkod na ito, nanatili siyang tapat sa Diyos. Sa Ebanghelyo, ipinakita sa malagim na pagpako kay Jesus sa Kalbaryo na siya ang mahiwagang lingkod ng Panginoon na inihula ng propesiya. Ang apoy sa puso ni Jesus nang mangaral siya sa loob ng 3 taon ay patuloy na nagliyab nang pinili niyang magtungo sa Jerusalem at nang tanggapin niya ang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like,
pag-share at pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. Para sa inyo na masugid naming followers at sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at ng may iba pang karamdaman, kasama rin ang mga frontliners at backliners. Asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng iyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Sama-sama nating ipagdasal na tayo'y magkaisa bilang isang sambayan ng Pilipino na dumudulog sa iisang ama. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Amelin Paglinawan ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang salita ng Diyos, mapananaligan. Sa sala at kahinaan, tayo hinahango at tinutulungan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patid mo ang kalooban ng bawat tao, ang mga problema ng aming bansa at ang mga sanhi nito, at alam mo ang pananabik ng aming mga puso. Panginoon, sa darating na halalan, tulungan mo kaming alamin at suriin ang track record at kwalifikasyon ng mga kandidato. Bigyan kami ng liwanag na maihalal ang mga tamang lingkod-bayan na tutugon sa mga problemang pambansa at naway mag-anyaya sila ng pangkalahatang pakikilahok sa proseso. Panginoon, sa harap ng mga nangyayaring anomalya sa halalan, tulad ng pagbili ng boto at paggamit ng pondo ng pamahalaan para mangampanya, bigyan kami ng lakas ng loob na magsalita ng katotohanan at kumilos ng naaayon bilang mga matuwid na mamamayan at tapat na mga Kristiyano, upang maipakita namin sa salita at gawa ang pananampalataya ng 500 taon na ipinagkaloob mo sa aming bansa. Amen.